Oo, tinamaan ako. Sapul na sapul, malala. Tinamaan ako ng mga tingin nang sabihin kong ayoko na, nang sabihin kong hindi ko na kaya. Pagod na, gusto ko na lang sumuko na. Nakailanman na hindi ko na mahanap pa kung bakit nga ba sa araw-araw na lang parang wala namang saya. Nabubuhay na lang kasi nagigising pa. Bumabangon na lang kasi yung kama ko lubog na, mga una na puno ng luha. Araw-araw na lang ba nasasapit ang dilim ay tatamaan ang pangamba? At hihiling na sana bukas tapos na kasi hindi ko na kaya. Tama, tinamaan ako. Tinamaan ako ng mga salita nang sabihin kong ayoko na. Bakit ba hindi ka na lang naging katulad niya? Bakit kailangan maging ganyan ka? Bakit sa lahat na lang ata kulang ka? Oo, tinamaan ako. Sapul na sapul, malala. Pero isang araw nakita ko ang storya niya sa isang programa tuwing alas 6 sa social media. Teka, bago to ah. Ngayon ko lang to nakita. Bagong labas ba to ngayong pandemya? Ah, Voktok pala. Oo, tinamaan nga ako. Yung tibok ng puso ko, sabi niya, digdig, digdig, digdig. Napuno ako ng kaba. Bakit nga kaya nang nalaman ko ang kwento niya? Grabe, saya-saya niya. Yung ngiti niya, para bang wala siyang problema? Teka, parehas pala kami ng storya? Pero masaya siya. Oh, tumatawa siya sa kabila ng pinagdaanan niya. Sabi niya, nagdasal daw siya. Ilang segundo na ba? Ha? Isang oras na? At ito na nga. Oo na, aaminin ko na. Tinamaan nga ako. Tinamaan ako sa kanya. Galing niya kasi. Sinong mag-aakalang dun ko pala siya makikita? Siya pala ang sagot sa lahat ng aking pangamba. Siya pala ang magiging dahilan kung bakit gigising ako sa umaga. Sa bawat hiling kong sana may bukas pa. Sana pagising ko, masilayan kita. Dadalawin kita, kakantahan kita, aalayan kita ng lahat ng aking tula. Totoo nga, naging mundo na kita. At hindi na ako makapag-aantay pa. Sana bukas o sa makalawa, ang belo ko maikabit na. At ang aking oo ay maibigay ko na. Salamat, natagpuan kita. Sinong mag-aakalang tatamaan ako? Sapul na sapul, malala.